Napakarami po sa ating mga supporters ang nagre-request ng product review para sa Metro Sinus Constraint. So, ang ginawa po natin, tayo ay bumili ng produkto para gawan natin ng product review. Ito po yung produkto na binili natin. Wala siyang kasama na box tsaka case. So yung pinaka-box niya, yung malaking box lang na ito. Gagawan po natin ng product review ang Metro Sinus Constraint Eye Glasses para makapagbigay po tayo ng impormasyon tungkol sa produktong ito. Paalala po, ang host po ay hindi bahagi ng kumpanya ng lente ng ating babanggitin. Ito rin po ay hindi sponsored ng kung anumang kumpanya. Kung magustuhan po ninyo ang ating video, maaari po ninyo itong i-express sa pamamagitan ng pag-subscribe sa aming channel at sa pag-comment tungkol sa inyong reaksyon sa video natin na ito. Narito po ang dalawang salamin ng ating Metro Sinus Constraint. Iilawan po natin sila ng UV light para malaman natin kung alin sa kanila yung anti-blue light at kung alin ang photochromic. So ito po yung photochromic. Ang una po natin gagawin ay ang glare test. Titignan po natin ang reflection ng liwanag sa lente. Ang glare ay isa sa maaaring maging dahilan para tayo ay masilaw sa liwanag. Makakaharang ang silaw na ito at magiging dahilan para hindi natin makita ang ating titingnan na naharangan ng silaw. Obserbahan po ninyong maigi kung alin sa mga lente ang may mas maraming glare. Uunahin po nating tingnan ang Metro Sinus Constraint Anti-Blue Light. Pansinin po ninyong maigi kung nakikita ninyo ng maayos yung nasa likod ng reflection ng ilaw. Yan po yung tinatawag natin na glare. Kung mapapansin ninyo, hindi nyo na nakikita yung image na nasa likod ng reflection ng ilaw. Ang susunod po nating titingnan ay ang sa Metro Sinus Constraint Photochromic Lens. Kung mapapansin po ninyo, yung image sa likod ng reflection ng ilaw ay hindi nyo na rin nakikita. Natatakpan ito ng glare. Ang huli po ay ang sa Crizal Sapphire Coated Lens. Kung napapansin po ninyo, nakikita nyo pa ng maayos yung nasa likurang bahagi ng reflection. Hindi ito nakakaharang sa ating paningin. Ang resulta ng ating ginawang glare test, marami ang glare sa ating Metro Sinus Constraint Blue Filter Lens, pati rin sa Metro Sinus Constraint Photochromic. Pinakakonti ang glare sa Crizal Sapphire Coated Lens. Ang susunod po natin gagawin ay ang Smudge Resistance Test. Titingnan po natin kung babakat ang ating fingerprints sa mga lente. Hahawakan natin ang mga lente na Crizal Sapphire at ang sa Metro Sinus Constraint. Obserbahan po ninyong mabuti ang bawat lente. Tingnan ninyo kung alin ang magkakaroon ng pinakamaraming bakat ng fingerprints. Ang smudges ay maaring makaapekto sa linaw ng salamin. Magiging dahilan ito para hindi tayo makakita ng malinaw at mapapadalas ang pagpupunas natin sa salamin.
kapag madalas natin ito pinupunasan, ay mas mabilis ito magagasgas. Tingnan po ninyong maigi ang Crizal Sapphire-coated lens. Sunod ay ang Metrosanis Constrain Blue Filter Lens. At ang huli ay ang Metrosanis Constrain Photochromic Lens. Obserbahan po ninyong maigi kung alin ang may mas obvious na bakat ng fingerprints. Ang resulta ng ating ginawang smudge resistance test, ang salamin na may pinakakonting smudges ay ang Crizal Sapphire Coated Lens at mas marami ang smudges sa Metrosanis Constrain Blue Filter Lens at Metrosanis Constrain Photochromic Lens. Ang susunod po natin na gagawing test ay thickness test. Ayon sa American National Standards Institute for Safety Eyeglasses, ang standard thickness dapat ng isang protective eyewear ay hindi bababa sa 2 mm. Importante po sa salamin ay matibay at may sapat na kapal para maprotektahan nito ang ating mata sa posibleng impact na pupunta dito. Kapag manipis po ang salamin ay maaaring kulang ito sa tibay para protektahan ang ating mata. Paalala po, lahat ng mga lente na ito ay walang grado. Dahil kapag may grado ang lente, ay maaring maging mas makapal ito kumpara sa walang grado. Ang uunahin po nating tingnan ay ang sa Metrosanis Constrain Anti-Blue Light. Ito po ay may kapal na 1.6 mm. Ang susunod po ay ang sa Metrosanis Constrain Photochromic Lens. Ito po ay may kapal na 0.9 mm. At ang panghuli po ay ang sa Crizal Sapphire Transitions Lens. Ito po ay may kapal na 2 mm. Ang resulta ng ating ginawang thickness test, ang Metrosanis Constrain Blue Filter Lens at ang Metrosanis Constrain Photochromic Lens ay parehong below standard. Ang Crizal Sapphire Coated Lens ay within standard. Ang susunod po natin na test ay ang anti-radiation test. Ang isa sa mga qualities ng salamin na hinahanap natin ngayon ay ang protection nito sa radiation. Gagamitan po natin ito ng tester. Kapag nagkaroon ng reaction ng tester natin, ang ibig sabihin po nito ay na-trigger ito ng radiation. Uunahin po natin subukan kung gumagana ang ating UV tester. Gumagana po ang ating UV tester kasi nagre-react siya sa radiation. Ang uunahin po natin na i-test ay ang Metrosanis Constrain Blue Filter Lens.
hindi po nagkaroon ng reaction ng ating tester sa Metrosanis Constrained Blue Filter Lens. Ang susunod naman po ay ang sa Blue UV Capture Crizal Sapphire Coated Lens. Hindi rin po nagkaroon ng reaction ang ating tester sa ating Blue UV Capture Crizal Sapphire Coated Lens. Ang resulta ng ating ginawang anti-radiation test, parehong hindi nag-react ang ating tester sa Metrosanis Constrained Blue Filter Lens at sa ating Crizal Sapphire Blue UV Capture Lens. Ang susunod po nating gagawin ay ang photochromic lens test. Ito po ang pagpapalit ng kulay ng lens kapag na-trigger ng radiation. Sabay po natin ilalagay sa UV tester ang Metrosanis Constrained Photochromic Lens pati ang Crizal Sapphire UV Transitions Generation 8 na lens. Titignan po natin kung alin sa kanila ang magiging mas maitim. Ang resulta ng ating ginawang photochromic test, mas maitim ang pagpapalit ng kulay ng Transition Signature Generation 8 kumpara sa Metrosanis Constrained Photochromic Lens. Ang susunod po nating gagawin ay ang Dust Repellence Test. Ang dust ay maaaring makaharang sa ating paningin na magiging sanhi para maging malabo ang lens natin. Kapag laging kinakapitan ng dust ang ating salamin, kailangan natin itong linisin at punasan. Kapag laging pinupunasan ang salamin, ay mas madali itong magagasgasan. Ang reference na gagamitin natin sa dust ay ang pulbos. Pupunuin po natin ng pulbos ang mga salamin, titignan natin kung alin sa mga ito ang hindi masyadong kakapitan ng dust. Resulta ng ating ginawang dust repellence test, ang pinakamaraming kumapit na dust ay ang sa Metrosanis Constrained Blue Filter Lens, ang sumunod ay sa Metrosanis Constrained Photochromic Lens, at ang pinakakaunti ang kumapit na dust ay ang sa Crizal Sapphire Coated Lens. Ang huli nating test ay scratch resistance test. Importante po sa salamin na hindi ito madaling magagasgasan. Ang gasgas ay maaaring makaharang sa ating paningin na magiging dahilan para hindi tayo makakita ng malinaw. Narito po ang isang lagayan na may graba. Ilalagay po natin ang mga lens natin dito. Uunahin nating ilagay ang Crizal Sapphire Coated Lens. Ang susunod nating ilalagay ay ang Metrosanis Constrained Blue Filter Lens. At ang panghuli ay ang Metrosanis Constrained Photochromic Lens. Tatakpan po natin ito at ating pagugulungin ng ilang minuto. Titignan po natin kung alin sa mga lens ang pinakakaunti ang gasgas. A few moments later.
Crizal Sapphire Coated Lens. Ito yung sa Metrosanis Constrained Blue Filter Lens. Ito yung sa Metrosanis Constrained Photochromic Lens. Ang resulta ng ginawa nating scratch resistance test, ang pinakamaraming gasgas po ay ang Metrosanis Constrained Blue Filter Lens. Ang sunod po ay ang Metrosanis Constrained Photochromic Lens. Ang pinakakonting gasgas ay ang sa Crizal Sapphire Coated na Lens. Sana po ay nagustuhan ninyo ang ating video. Huwag po ninyong kalimutan na i-like, i-share at mag-subscribe sa aming channel para lagi po kayong updated sa aming mga videos. Maraming salamat po.